Medyo lumapalangin. Opo. Nagkaganon ka ba hindi? Muntik na po. Muntik na. Pero puti na. Parang bumabagsak na yung kaluluwa mo. Opo. Mm-hmm. Parang mawawala na po ako ng mali. Doon sa puti na yun. Yun sa puti na yun? Opo. Inaagaw ka ni Satanas. At iniikutan ng puti ng liwanag galing sa Panginoong Kristo ng liwanag para kunin kanya. At sinilyuhan niya to kaya paikot-ikot siya palikbalik sa salubang kat. Gumano, parang siyang umiikot sa buong katawan mo. Parang siyang parang trumpo na ikot ng ikot. Sinishield ka niya. Hindi to tao. Ubos, marami pa yan. Hanggang hindi ko inuutos na tigil na mo ang paglilinis sa katawan niya. Tapon lahat. Magsisi ka muna sa aking ama upang makalas niya yung sakit niyan. Sa isip lang. Humingi ka ng kapatawaran. Sa isip, sa salita, sa gawa. Lahat naman ng tao nagkakasala. Walang perfecto. Tapon. Tapon. Lahat. Gising ang diwa mo, ginising na ng Panginoon Kristo. Ito lang, makikinig ka sa akin habang nagkakalas ka. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Lahat tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Tapos, hanggang hindi bumababa yung lamig, hindi ka pwedeng tumigil. Hindi siya kinukulang. Wala naglalaro sa kanya kung mga ano, kung hindi pinaglalaruan siya ng mga masasamang espiritu. Ang kanyang isip at puso, wala pong halong kulang. Kung hindi mga masasamang espiritu. Ginagawang tirahan ng kanyang tahanan, ay tahanan, ginagawang tirahan ng kanyang baha. Katawan, espiritu, yung tep, yung katawan lupa niya, ginagawang tahanan. Ginagawa yung tahanan. Mainit, malamig, bumababa sa katawan mo. Mainit po. Saan nagmula yung init? Malamig po. Sige, kalat mo lahat ng init sa buong katawan mo. Huwag mo nangangat yung damit mo. Tapon mo nang itapon. Tapon mo. Yan na, pumapasok na yung kapangyarihan. Humingi ka ng kapatawaran sa isip, sa salita at sa gawa. Pa. Sakit niya physical. Totoo niya na itong sakit. May sakit na siya. Simula bata pa to. Nagsimula yung sakit niya yung 30 pa lang siya eh. Go, kalkulado ko, nagsimula ang sakit niya mga 35 hanggang 34. Ay, 35. 30 na nga lang pala siya. 25 hanggang 26, hanggang 24, ganun. Nagsimula ang sakit nito. Hindi niya lang ito pinapansin. Ngayon, matindi na sakit niya. Humina nga, totoo yung sinabi ng doktor. Humina ang potassium mo, humina rin lahat ang immune system ng ano mo, yung buong katawan mo. Hindi makakuha. Hindi ko alam kung nagpupuyat ka ba, ano bang ginagawa mo sa sarili ng katawan ng Diyos. Marami kang sakit. Totoo, napakarami mong sakit. Kung gusto mo gumaling ang sakit mo, humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Baguhin mo ang sitwasyon ng iyong buhay. Panatiliin mo to magtiwala sa aking ama. Maraming Panginoon, maraming tao nangangarap mabuhay. Maraming taong naghahanap ng kagalingan at kasagutan ng kanilang karamdaman. Maraming taong naghahanap na suntok sa buwan paano matuklasan ang kanilang sakit. Ulitin ko, hindi ka kinukulam kung hindi tinitirahan ka ng mga masasamang espiritu. Bakit nakakapasok ang masamang espiritu? Dahil sa ating mga mata, dahil sa ating isipan, dahil sa ating bibig. May mata at bibig ka. Kung pananatilihin mo yan, sasabihin ko sa'yo, sasabihin na naman ito ng iba, kinulam ka, pero hindi ka kinukulam. Kung hindi tinitirahan at tinatahanan ng iyong kaluluwa,
ng mga masasamang espiritu, ng mga masasamang mga engkanto, mga maliliit na tao lang yan, nakakasintas lang na tao yan. Huminto na to, di ba? Masakit pa? Opo. Hindi na masyado? Masakit pa po. Ito? Opo. Alas, kailangan humingi ng kapatawaran. Pag hindi ka humingi ng kapatawaran, hindi tayo makakapasok sa presensya ng Diyos. Dahil malinis ang ating Ama. Kung gusto mong gumaling, wala naman masama, manalangin, tumawag sa aking Ama na Panginoon nating lahat. Ulitin ko sa iyo, hindi karaniwan itong sakit mo. O mabuti na lang sana kung kinukulam ka na lang. Kaso hindi ka kinukulam. Kung hindi, tinitirahan ang iyong katawan, lupa at diwa at espiritu mo ng mga masasama. Alam mo ang kasalanan mo sa aking Ama at alam mo ang kasalanan mo sa kanyang katawan. Kahit anak ka niya, alam niya ang lahat ng ginagawa mo. Hindi ko na ito kailangan sabihin pa. Alam mo kung bakit ka nagkakaganyan. Baguhin mo ang sitwasyon mo sa mundo. Yung labi niya, hindi na namumutla. Hindi na yung labi niya. Kanina putla. Maputla kanina yung labi niya, di ba? Oo. Namumula na. Tingnan mo yung mukha niya, namumula na. Hindi na kanina parang maputla na, alam mo, parang patay na bangkay. Opo. Yung lalagyan na lang yung makeup sa culinaria. Opo. Di ba? Opo. Ang tulay na mukha niya. Humingi ka ng kapatawaran kung gusto mo gumaling. Ang aking Ama, magpapasya, hindi ako. Hindi ka ina-exorcist, hindi ka kinukulam. Kung exorcist lang to, walang problema. Pero pagdating dito, alam mo ang kasalanan mo sa aking Ama. Alam mo yan, ikaw na magpapasya nito at ikaw na makikinig siya sa'yo. Nakakakunik ka sa kanya. Nagbabago na yung mukha mo. Nagkakaroon ka na ng kulay. Namumula na yung mga katawan mo. Nagkakaroon na ng labi mo ng kulay. Oh, para ka na may lipstick. Alam naman ito na kumukuha ng camera dahil siya naman yung ano, kasama mo. At hindi ko naman kayo dalawa kilala. Binigay lang kayo ni Richard. Sige. Tapon ng tapon. Hindi ito makukuha yung sakit mo ng tawas lang o pagbibilot. Kailangan matinding humingi tayo ng kapatawaran. Para tayong, para kang naliligo ka pa ng sasama mo, walang oras na hindi mo siya naalala. Ganon din, higita mo pa yung pagmamahal mo sa aking Ama at ibibigay niyang lahat para sa iyo. Nasa iyong pasya, wala sa akin. May anak ka na ba? Wala pa po. Pero may asawa ka? Opo. Sige. Ano ka bibigyan ng aking Ama ng anak? Eh kung nakikita niya ang katawan niya ay hindi mo inaalagaan at hindi mo kakayanin. Kawawa naman yung anghel na ibibigay. Mawawala ka sa mundo na walang gagabay sa kanya. Hindi ko sinabi mamamatay ka, ha? Siyempre mga anghel yon. Kailangan ng isang bata ay nandyan yung kanyang Ama upang ito'y gabayan habang lumalaki. Nandyan ang kanyang liwanag, tahanan ng ilaw, ibig sabihin ang kanyang ina, nagagabay sa pag-aaral, sa pagtuturo, sa pagtulog, sa paghuhugas ng plato, sa pakikipag-usap sa mga tao. Kung kunin ang isang haligi na proteksyonan ang kanyang pamilya at itaguyod at magtrabaho, paano ito magiging malakas? Kung ang iyong katawan, lupa at espiritu ay hindi tumingin na kapatawaran sa aking Ama, alam mo ang kasalanan mo at kaya ko itong alamin, pero bahala ka na, alam mo yan. Hindi ko ito pinapakilaman, ang aking trabaho ay lipunin ng mga demonyo o anumang exorcist. Umiinit pa yung katawan mo, hindi na? Hindi na po. Huminto na yung pag-init? Opo. May pumasok lamig, wala? Wala na? Wala na po. Huminto na itong stick, di ba? Wala na? Po. Wala na to, gumalaw na. Hinto mo yung kamay, huwag kang titira. Sabi mo, gumaya ka sa akin. 15. Gumaya ka sa akin. Panginoong Yesus. Panginoong Yesus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Ako po sino, magpakilala ka sa akin. Ako po si Sherwin Lintag. Ay nananalig ako. Ay nananalig ako. At nananampalataya. At nananampalataya. Panginoon naming lahat. Panginoon naming lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sa aking nagawang mga kasalanan. Sa aking nagawang kasalanan. Sa aking mga nagagawang mga kasalanan. Sa aking mga nagagawang kasalanan. Sa isip. Sa isip. Sa salita. Sa salita. At sa gawa. At sa gawa. Turuan mo ako. Turuan mo ako. Maging matatag. Maging matatag. At maging malakas. At maging malakas. At turuan niyo po ako. At turuan niyo po ako. Mapalapit sa inyo. Mapalapit sa inyo. Upang itaboy. Upang itaboy. Ang mga masasamang espiritu. Ang mga masasamang
masamang espiritu. Na umaalili. Sa aking katawan. Sa aking katawan. Na pag-aari mo. Sa pag-aari mo. Magbabalik loob ako. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama. Ng anak. At Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama, naway pakinggan mo ang aking panalangin. Alang-alang sa aking pagmamahal. Siyempre sa iyong asawa. Diba may asawa ka? Opo. Dahil mahal ko po ang aking asawa, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon na palakasin ang aking mga tuhod at ang aking mga binti at aking likuran. Ipuin niyo nawa ng iyong mapagpalang kamay palakasin ang aking espiritu at physical spiritual ng aking buhay. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng anak at Espiritu Santo. Ng anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu. Lumayas ka. Sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpag mo to. Ganyan. Hindi. Yeah. Pinto mo. Amen. Dila. Tingnan mo yung mukha niya. Namula na. Ayan yung labi mo. Meron ako, ilang minutes tayo dyan? 17. 17. Mag-18 na. Tatanong ako sa'yo. Yung kanina, tinatanong kita, bakit nanginig yung katawa mo na yung hinipan kita sa ulo at tinawakan kita sa... Di ba kanina dito? Nga po. Nawala ka ng malay, pero hayong malis ni Satanas. Ano yung pumasok sa isip mo? May nagsyado ba yung paningin mo? Bumabasok ba? Puti? May puti po ako nakita. Ano yung puti? Damit? Ano yung pag-ganon-ganon po? Damit po. Damit na puti. Ano yung pag-ganon-ganon sa ako? Pag-ganon-ganon po sa ano. Pero alam po, munti ka mawala ng malay. Pero yung ano, yung napagtayin ito, yung... Wala ka bang nakikita? Halimbawa, pag nahihilo ang isang tao, biglang dumidilim ang paningin. Opo. Nagkaganon ka ba hindi? Muntik na po. Muntik na. Pero puti na. Parang kung bumabagsak na yung... Kaluluwa mo. Opo eh. Mm-hmm. Parang mawawala na po ako ng mali eh. Doon sa puti na yun. Yung sa puti niyon. Inaagaw ka ni Satanas. At iniikutan ng puti ng liwanag galing sa Panginoong Kristo ng liwanag para kunin ka niya. At sinilyuhan niya to kaya paikot-ikot siya palikbalik siya sa lulang at gumano. Parang siyang umiikot sa buhatawan mo. Parang siyang... Parang trumpo na ikot ng ikot. Sinishield ka niya. Hindi ka kinukulang. Malakas na ulit ang katawan mo kaysa sa dati. Pakiusap. Alam mo ang tama at mali. Wala na akong magagawa. Tapos na ang aking mission sa iyo. Malakas ka na kaysa sa dati. Yuko. Pinagpawisan ka na. Yuko. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Dila. Amen. Ano pakiramdam mo sa katawan mo? Gumaan po. Lakad ka doon. Pagpag minsan ka doon. Huwag na. Dito ka lang masyado. Baka para hindi ka maulanan. Okay. Ano pakaramdam mo? Galaw-galaw ng katawan mo. Parang gumaan po. Parang gumaan. Gumaan talaga. Hindi parang gumaan. Gumaan. Nagbago nga yung mukha mo. Para kami lipstick eh. Di ba? Hindi ka tulad kanina. Para kang patay na kala mo yun. Nakahiga ka doon sa libingan. Yung ano, yung lalagyan pala ng makeup. Di ba? Tapos yung mata mo, nagkaroon na ng kulay. Tapos yung mata mo, yung puti mo, naging pula. Ibig sabihin, lumalabas na si Satanas sa loob ng katawan mo. Pagdating mo sa bahay, magpalit ka ng damit. Tapos, alam mo yung dapat mong gawin. Uulitin ko, umunta ka minsan sa tahanan ng aking Ama. Kaya anuman reliyon ng isang tao, walang sinasabi ang aking Ama. Dumalaw ka sa kanya. Magsisi ka, o minsan, manalangin ka. Sabihin mo lahat ng problema mo sa Panginoong Kristo dahil siya ang nakakaunawa sa atin. Huwag kang magsasabi sa mga tao dahil alam mo naman ang mga tao, gumawa ka ng mabuti, mali ka pa rin. Gumawa ka ng masama, lalo ka masama. Ang Diyos ay mapag-unawa, mapagmahal. Yun lang. Sa Kanya ka manalangin. Okay, tindam na. Sabi mo yung nilalaman ng iyong isip at puso. Importante, magaling ka na. Munti ka mawala ng malay.